Magandang araw mga sabongista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel at muli po ito si Bobby Nacino ng Sabongista TV. Sa video na to ay ibabahagi ko sa inyo ang isang topic na nagmula sa katanungan ng isang FB follower natin. Pero bago yan, gusto ko muna kayong pasalamatan lahat sa panonood ng ating mga videos. Ganon din sa lahat ng mga ating subscribers at supporters. Shoutout nga pala kay Jason Canero ng La Union. At kung ikaw ay mahilig sa mga usapang manok o yung mga chicken talk na katulad dito, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga future videos. So, ito na, sasagutin na natin yung tanong na yan, no? Ang tanong sa atin ng FB follower natin ay ganito. Sir Bob, nag-advertise ako ng binebenta kong mga sisiw sa iba't ibang Facebook group. Pero bakit ganoon, hindi ako makabenta? Healthy naman yung mga alaga kong sisiw, pero ang nangyayari hanggang tanong lang sila at wala namang bumibili. Bakit kaya, Sir Bob? So, sasagutin ko yan base sa aking sariling opinion at karanasan sa mga ganyan. Base kasi sa screenshot ng advertisement na pinadala mo sa akin, sa tingin ko, ang kulang mo ay walang nakalagay kung saan galing ang materialis mo. Na yung materialis na ginamit mo, kung authentic ba siya o legit na F1, o kung sino yung breeder o kung saan farman siya galing. Bilang seller kasi dapat malinaw sa'yo na may karapatan ang mga buyers mo na malaman kung ano yung binibili nila at kung saan galing na breeder ang materialis mo. Normal lang naman yan kasi pinaghirapan nila yung perang binibili nila. Kaya tama lang na well-informed sila sa mga binibili nila o doon sa mga binibenta mo. Kailangan mo kasi dyan ng mga patunay, no, katulad ng resibo, buyer slip, picture o video ng pagbisita mo sa isang farm, no, habang binibili mo yung materialis mo, picture ng materialis, no, wingband, legband, no, yung mga bagay na pwedeng magpatunay na legit o authentic yung mga materialis na ginagamit mo. Bukod pa dyan, merong mga buyer na ang gusto nila magpakita ka nung tinatawag nilang fight reveal, no, ng mga palahi mo. Natural lang yan sa mga buyer kasi gusto nilang makita kung ano ba yung galawa, no, o yung performance ng mga binibenta mo pagdating sa bitaw o sa ruweda man yan. Ngayon, understandable naman na hindi ka talaga makakapag-upload niyan sa Facebook o sa YouTube kasi bawal. So, mahigpit sila pagdating sa ganyan. Pero, kung talagang gusto mo sa TikTok, pwede ka naman mag-upload ng mga bitaw o yung mga performance nila sa ruweda. No? Kung talagang gusto mo. Ang problema mo lang, kung wala ka talaga mapapakitang videos, no, ng mga laban mo o yung mga bitaw, no, eh doon medyo mahirapan ka talaga. Pang dahilan, baka rin namamahalan sila sa binibenta mo. Para magkaroon ka lang ng idea, ang one day old na sisiw ay nasa 300 hanggang 500 ang bentahan o pwedeng mas sigit pa, no, lalo na kung sa farm galing yan o sa farm binibenta. Ganon din kung ano yung mga linyada na sikat, no, na nagpapanalo, lalo na ngayon, dapat yun yung i-breed mo kung nagbebenta ka. No, kasi yun yung hinahanap tulad halimbawa ng mga sweaters, roundhead, Gilmore Hatch, white Kelso, at Melsims Black,
no? At marami pang iba na mga sikat, no? So nakikita mo naman kasi yan eh. So itadagdag ko na rin, no, halimbawang magawa mo 'tong mga sinabi ko, no, at makakapagbenta ka na, meron kang isang panuntunan na dapat mong tandaan. At ito yung kapag ka meron kang sisiw o manok man yan, no, na ayaw mo o hindi pasado sa standard o pamantayan mo. So sa madalit salita ay hindi mo kursunada. Huwag na huwag mong ibebenta sa mga buyers mo, no, para hindi ka magkakaproblema. Magkakaroon ka ng mga repeat buyer. Ang iiwasan mo yung mga one shot deal lang, no, na nakabenta ka nga pero madadala naman yung mga buyer mo. So, marami rin kasi ko nababasa sa mga group, no, na bentahan ng manok na binili nang di nakikita ng actual yung manok, no, sa picture lang, no, o kaya sa video, no. Tapos pinadeliver lang sa rider. Kunyari Lala Move, di ba? Pagdating dun sa buyer, saka pa lang niya nakita na may issue pala yung sisiw o manok, no. So nangyayari dun sa group makikita mo minsan nag-aaway, no, dahil diyan. So yun yung mga ma-encounter mo talaga pag nagbebenta ka, no. Mahirap talaga ibenta kung wala kang patunay, no. Kasi yun talaga yung kalakaran diyan, no. So siguro ang pwede kong ma-advise sa'yo kung kinuha mo man yan sa backyard o sa isang farm, no, pwede ka pumunta rin doon sa may-ari ng farm, makiusap ka, baka pwedeng kunan ng picture yung materyales o yung pinagalingan, no, ng mga breeders na ginagamit mo. Tapos kunan mo ng picture, kunan mo ng picture yung mga wing band nila o leg band, tapos kung merong resibo man yan na naitabi yung breeder na yan, kunan mo, no. Tapos kapag nag-advertise ka, isama mo yan kasi malaking puntos din yan, eh, no, patunay na yung binibreed mo, binibenta mo, eh mga legit, no, galing sa legit na mga authentic na materyales. So sana nasagot ko yung katanungan mo at nakapagbigay ng linaw sa iyo to, kung paano mo sana mabebenta yung mga sisiw mo, no. Ang pagbebenta ng sisiw ay hindi yan nalalayo sa pagbebenta ng mga manok, no. Yung mga manok hindi mo yan mabebenta ng may presyo dun sa presyong gusto mo. Kung walang katibayan na yung mga manok mo na yan, eh nagpapanalo, no. Bago mo maibenta yung mga stags mo o yung mga manok, dapat gumagawa ng ingay sa mga sabungan yan. Sabihin, nakikilala na sila, nagpapanalo na sila, saka ka pala makakapagbenta ng mga manok mo nang may presyo talaga. So ganyan din, sa sisiw talaga, kailangan mo naman dyan yung preba nung pinanggalingan ng sisiw mo, no. Isa pa, pwede mo rin ipakita doon sa mga buyers mo, no? Kunyari, yung isang panlahi mong tandang, bawa 3-time winner na yan, no? So, kilala nang pakita mo sa kanila yung performance nung... Pwede mo ipakita sa kanila yung performance ng panlahi mo na yan, no? Yung mga video niyan, makakatulong yan. So, hanggang dito na lang itong video na to, no? At para doon sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos natin. At ito po muli si Bobby Nacino ng Sabungista TV.